Ma'am. Eh, pandilig-dilig lang po sa kanya. Ah, ang dami na namin binili. Nang ganon? Oh, 400 meters. 400 meters. Ay, konti lang yung 400 meters. Oo. Opo. Malamang dito lang yan. Yung pinaka. Diyan na lang ninyo ikaw sa mga bulaklak. Oo. Malamang dyan sa harap. Eh, buti hindi yung ganito kasi mahal yung ganyan. Opo. Pagka yan nabibili nyo, naku po, eh, mahina po, 200 dyan. Eh, kakalatan nyo. Ayun, mas minus po yun. Yun namang host ang binabili nyo, di naman masasayang yun. Eh, pandilig nyo doon sa gusto nyo idilig dyan. Oo. Sa buko. Kung ano po, sir? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-farmers, mga trivial. Dito po tayo sa sakur po ito, ma'am, ng Dolores, ano? Apo. Apo, Dolores, ang po natin. First time po ninyo magkakalamansi? Yes. Oh, okay. Ano ba ito, mga dwarf po, coconut? Opo. Oo, okay naman pala. Ito po yung tatamnan. Yes. Mm-hmm. Ano po yung sukat po ginawa po ninyo sa tauhan po ninyo? 3x3? 3x3. Ayo, tama-tama lang po yan. Tama. Mm-hmm. Kumpay ito na po noong aso din siya. Excited sa tao yan eh. Ah, okay. Hindi husband ko, sa actually ang promotor nitong kalamansi. Ah, siya po yung nakakapanood ng video natin. Oo, oh. siya nagsabi. Mm-hmm. Naalo. At least po nga naman kasi para hindi po masayang itong lupa ninyo. Eh, saan po kayo kumukuha ng tubig? Ah, Deepwell. Deepwell. Patingnan niya natin yung deepwell po ninyo. Ay, meron pala kayo rito yung swimming pool eh. Proposed. Ah, opo. Parang himbaka ng tubig. Pwede nga po yan. Lalagyan na lang po ninyo na parang pinaka-host. Pagka po kayo ay magpapalit ng tubig, makuha nyo po sa kalamansi. Yeah. Kung bago lang po itong gawa, ano? Opo. Hindi pa nga masyado kumpleto. Gamit. Yun naman po yung staka naman po nyo ng tubig. Yeah. Yeah. Pambahay. Alam ko malalakas din ang tubig dito. Pag-aaral na natin ito. Opo, pagka po nag-deliver. John 12 ngayon. Si husband ko ang po kayo, sir. Sir, ayos na. Opo. Ito po yung kung ano nyo, imbaka na tubig. O, parang ang, swimming pool na rin. Kaya nga, ano po, ang problema, dyan lang ako kumukuha ng tubig. Pero malakas naman po ba ang buga niya? Malakas naman kung malakas yung pump. Ang problema po kasi, yung generator namin, tapos, i-on mo yung generator, papunta dito sa 1.5 amperes lang to eh. Ilang pump. Kaso, problema, yung pump namin is, yung generator, ang lakas kumonsumo ng gasolina. Ah, gasolina. Kaya, kaya oras, ubus na. 200 piso. Kaya nagtataka ako dun sa, ano, sa nagbaon. Hindi naman po, sa generator. Sa generator. Sobrang lakas naman. Ba't naka ang lakas naman kumano? Baka ibang, kuwan siguro yun, ibang horsepower. Hindi ka, 6 horsepower naman siya. Siguro. Mm-hmm. Gano'n po ba kalalim po yung tubo niyo? 100, bali 90. 90, so 2 inch plus 20 na open hole. Open hole, bali 110. 110 feet. Mm. Malalay, mga nasa 4 na tubo. Oh. Sabihin dito pala sa Dolores, medyo malalim pala tubig dito sa inyo. Opo. Mababaw lang ang ano, sipo. Mababaw kaso, lang. Pinalalim ko talaga. Ah, pinalalim may ko siya. May plano kasi akong gawing parang water station, gano'n. Hindi naman. Hindi naman po. Gusto ko lang na medyo maganda may plano yung tubig. Akong plano kung ano, kahit di ka na bumili ng tubig. Ah, inumin. Sabay inumin. Kaso hindi pa rin tinamaan. Yung pinakakuha niya. Yung naglalabas pa rin ng buhangin. Madalang lang kasi magamit. Yeah, kasi yung buhangin kasi rito po, pino eh. Yun nga, Komo isang kitatanong sa lahat, ko sana. Eh, okay naman po yan, sir. Wala naman problema dyan. Walang problema. Ang gawin na lang buhangin po ninyo dyan, magkuhan po kayo na tawag rito. Meron ba kayong mga organic soil?
wala pa. Wala pa. Pwede kayo magpakuhan dyan, no? Magpabaon ng parang pinakasuportan nyo dyan. Oo. Maganda nga po sana dito sa kunin nyo. Kaya lang eh, ni-layout na mapaararuhan eh. Bawa, pasabog kayo ng organic dyan. Kahit chicken manure, ano man basta't mga organic na. Oo. Tsaka nyo pararaanan nyo sa rotor o kaya doon sa raro. Oo. Tapos, tsaka nyo siya itatanim dyan. Mas kuhin yun, at least kung yan eh buhang eh, at least nahaluan siya ng organic. Maganda ang kuhin lang. Kaya kung itatanim yan, tapos paikutin na lang ng organic sa paligid niya. Ang papasalubong na lang po natin dyan, doon sa mismong pinakailalim. Tapos talaga na lang din po ninyo doon sa ibabaw. Surface. Apo. Okay din na rin po yan. Ang kuhin na lang po natin dyan, sir, kumbaga ito, ito yung kasi yung mga lupa na nabubuhay ang kalamansi rito. Nabubuhay po? Oho. Ito po, pakikita ko sa inyo yung lupa. Ito po kasi yung pamangkin ko, siya yung maiiwan dito. Siya po mag-aalaga. Sige, para maturuan natin. Pwede po siyang turuan na paano mag-bono. Patas pagtatanim. Ano tawag dito? Pataba. Tapos yung pag-insecticide. Insecticide. Pag-bulaklak. Ito po ba, sir, na insecticide, herbicide? Na herbicide siya noon, pero hindi naman parang hindi na matay yung umulan. Hindi naman nahugasan. Ayan ang lupa niya. Pero karamihan is buhan. Okay lang po yan. Sa Tarlac, ganyan din ang klase ng lupa eh. Buhang, pero may halo naman siyang lupa eh. Ito ganito, gumaganda naman ang kalamansi dyan. Kasi nasabi ko, asenso ba dito yung kalamansi? Kasi tayo naman, nilalagay naman po natin naman siya ng mga commercial fertilizer. So, bibili ng commercial na ano ngayon? Apo, pwede po. Pero ngayon, pag na kasi ito naitanim na, 15 days po pararaan bago natin lagyan ng abono. 15 days? Apo, 15 days. Mula po doon sa pagkatanim. Ayan, kung tatanda mo yan ha, panbawa naitanim ito. 2 weeks. 2 weeks po siya bago kuan. Tapos ito, pwede na yung lagyan to ng chicken manure o anumang pwede, kung may karabaw manure mas maganda. Yung dinadaanan dyan, ang daming tayo ng kukunin nyo yun. Sayang yun eh. Ikot ang kitang kini ba? Ang poultry kini o. Buseta ako nitong takalang manok eh. Itong poultry kini ba? Huwag yung sariwa ah. Basta yung kuan siya, yung tuyo na siya, organic na. Pwede na. Tapos patuyo na lang dito. Oo, pwede rin naman yun. Ilagay sa pinanansako. Tapos lagay yung chicken manure hanggang madali. Tsaka yung mga may mga kalabaw-kalabaw dyan. Tanong mo yung mga so, kuha nila kakana. Ang ano nito, sir? Pwedeng i-standby muna yan. Pwede po. Habang inaayos ito. Kasi ito naman po kalamansin natin. Matagal naman yan. Kahit abutin ng 2 linggo, 3 linggo, walang problema. Basta't kalimbawa, hindi umulan, didiligan nyo siya. Kasi baka mapagka hindi umulan na yun, nag-araw siya, makita nyo naman kasi sa punla pagka yan ay nakatiklop ang dahon, sabihin kailangan niya ng tubig. Kasi yan dapat talaga yan. Nagtitiklop yung dahon, ibig sabihin nadadry na siya. Nadadry na siya. Kailangan na ng tubig. Kailangan niya ng tubig. May marami naman kayong tubig eh. Tapos itong pool ninyo, dapat pala meron kayo rito ang kuhan. Bugahan. Opo, yun po. Ito, ilalim. Ayan, saktong-sakto. Nagdugtong namin. Oo. Tapos dito yung sa hose. Oo. Kaya nyo po magdilig yung ano, yung 1/2? Ito. Ay, alanganin yan. Pag ganyan maliit, dapat dyan yung mga hose na malalaking natin ginagamit na didos o kaya yung dos media. Po. O mga ganyan. Para kasi gagawa tayo rito ng linya po ng pinakakanal daanan ng tubig ng kalamansi. Halimbawa, ito isang diretso na yan. Kung saan yung level na mataas, doon ka mag-uumpisa ng magpabagsak ng tubig. Tapos pababa naman dito. Ganon din naman doon sa kabila. Kung saan yung part na mataas, pababa naman ng kuha ng tubig. Kasi pagkakasi, halimbawa na mag-uumpisa ka sa mababa, paakyat, hindi aakit yung tubig. Lulubog na po doon sa tubig. Opo, kaya kailangan doon sa taas ang mga galing. Obligado kayo magkaroon din ng hose. Mura lang naman yun. Yung 60 meters na hose. Diyan nabibili sa Mabalakat. Nandiyan na marami mga hose natin. 60 meters? Mga 60 meters yon. Mula rito, siguro mga isa't, kasi di ba nakakatingi dyan eh. 2 hose na bilhin na ninyo. Kaya maiikutan nyo na yan. Mayroon kayo isang mahaba mula doon sa dulo, pagkatapos kakaroon kayo ng putol-putol na dugtungan. Kasi method lang yan na 3x3 para madaling tubigan.
Kaya pagka naagos na dyan, oh, diretso ulit, Tobi Culino. Pagka naman po yan, ay maganda po ang basa, maabot naman dyan ang mga 10 days bago ulitin ang tubig. Pag halimbawa naman, mabilis matuyo, opo, weekly ang magiging kunin niyo ang patubig. Yan kaya, ang problema. Hindi naman necessary araw-araw po dibidilig. Ay, hindi naman po. Hindi naman dapat yun. Iba kasi, pagka araw-araw nagdidilig, yung mahina lang, tabo-tabo lang ang ginagamit. Kaya madaling matuyo. Pero pagka patubig ang kuha natin, running water, matagal naman yung bago siya matuyo. Eto, maganda ito. Istakan nyo, bawa, magtutubig kayo, hanggang magdamag yan, umaakit yung tubig dito. Pag napuno na yan, pwede nyo siyang umaga, yan naman ang patatakbuhin nyo dyan. So, ang ibig nyo pong sabihin, mag 2 inch na hose? Mga 2 media yung kakasya rito. Kahit na yung hose na di 2. Hose na di 2, patatakbuhin nyo sa may taas na yun. Tapos gagawa na lang ng kanal. Kanal yan, tapos pababa rito naman. Ang gagawin nyo, tudling-tudling. Unahin nyo muna isang tudling, bababa siya. Pagka napuno na yung nandito, okay na siya. Kuha muna ito. Ngayon, mapapansin mo, sir, pagkalimbawa, hindi bumababa yung tubig, ibig sabihin nun, kailangan nyo yung magdugtong uli. Level. Para hindi kayong aksayado. Kasi meron kasi pagkakataon dyan eh, baka yung tubig eh, dyan lang eh, hindi dumagapang, sayang. Kaya mas maganda, magkakaroon din kayo ng, matatansya nyo naman yun eh, sa pagpapatubig nyo. Bawa dito yung kalamansi. Ito yung tudling. Pag naitanim po yung kalamansi, eto na siya. Dito kayo magpapadaan nyo, kaya rito ng araro. Pabukan naman. Magkabilaan. Tapos yun naman ngayon yung inyong papalahan para as gawa ng kanal. Ganun yun. Kaya madaling tubig. Sa susunod na tag-araw, pabagsak lang na pabagsak ng tubig sa kalamansi. Tapos pagka kayo naman ay mag-herbicide, kailangan ang damo wag pantay kalamansi. Kasi delikado yun. Kung sakali man na ganun na mahaba na siya, bago nyo ispray yun, dapat idapain muna, idapain yung damo. Para tapos mababa yung pito. Una, damuhan nyo muna yung mga ilalim ng kalamansi para hindi na po lumapit yung pito ng bomba ron. At pag ispray kayo ng herbicide, dapat umaga or wag sa hapon. Sa hapon kasi mahangin. Tapos titingnan nyo rin po yung klima. Pag gaganyan ang klima, hindi kayo mag-herbicide. Kaya gaya na nag-herbicide kayo, namatay, ano? Ay umulan. Ayun, sayang yung kuwan ninyo, yung gamot. Kaya tatansyahin nyo rin yung panahon. Pag mainit, di ba rin tanghali kayo mag-spray kung sisingit kayo. Basta't umaraw na mainit. Ang importante sa herbicide, matuyo yung gamot niya sa dahon ng damo. Pag halimbawa yan kasi nag-spray ka, tapos biglang umulan, hindi patuyo yung dahon, sa lupa lang mapupunta. Kaya hindi niya mapapatay yung damo niya. Eto, madali lang patayin yung mga damo na yan. Anong pamatay dyan, sir? Yung basta. Basta na? Yun yung ako. Tanong nyo sa Agri Supply. Alam nila yan. Pagka magkakuha kayo ng kawan. Isulat? Yun, para wala na kayo masyadong mga inihalo. Kasi yun, wala nang halo yun eh. Pati malambot nun, napapatay niya. Pati yung mga ganyan, napapatay niya. Napapatay rin niya. Basta po, basta. B-A-S-T-A. Basta herbicides. Basta ang kuha niya pangalan eh. Sabi nga nila, ibang klase ka yung basta. Kayo lang po, kami lang po din libera nyo ngayon. Nagkunti po ako doon sa amin. Nagpababa po ako ng XL naman. Saan po nang gagaling to? Sako po ko yung sir sa Talisay, Batangas. Kaya madaling araw pa lang, gabi pa lang sila binibiyahin. Tapos iwas traffic din pag madaling araw. Gano po ba sukat ito, sir? Yan. Yung kabuuan ng lupa, 13,600. 1.3. Ay, sakto nga lang. Nasa 1 hectare si itong kuna to space, yung space niya. Sa gilid kasi, tinunayman ko na ng dwarf. Maganda yung pambakod. Okay lang yan. Huwag na lang po masyadong isasagad po yung kalamansi doon. 4 meters po. Ayun, pwede. Kung sa dwarf, papunta dito, 4 meters bago kalamansi. Pwede. Tama, para hindi po siya masyadong dumikit. Tumataas din kasi ang inyo. Pero ang kagandahan kasi nito, open. Open space at saka wala siyang magiging sagabal sa mga puno.
Ang lawak pala nito eh, no? Oo, oh, malawak pa yan. Grabe. Pinaanam po ng lahar to eh. Ah, ito? Oo, oh, lahat po yan, lahar yan. Marami nagkakwari. Sa lahar? Oo. Oh. Tignan yan, inuubo. Diyan po yung Mama Silito Lapid eh. Sa lahar eh. Yung governor. Oh, grabe yung... Dahil dyan, napakarami mga buhangin na naging biyaya. Maraming mga building na itayo. Bungan ang kuha niya ng pinatubo. Dyan, sa area na yan. Ay, dito. Talagang buhangin. Pagkakalimbawa, sir, tumataas po ang tubig, inaabot po ba ito? Ay, hindi po. Ah, sir, mataas dito ang lugar na ito? Hindi po. Kahit na... Kahit bumaha? Kahit isang buwan umulan. Ah. Kahit isang buwan na umulan. Tingnan mo, ilang araw na umulan. Di man, magkagandahan naman kasi nito, hindi siya stagnant water. Hindi. Talagang kuhin siya talaga. Dahil sandy, talagang bumaba. Oo, oh, mababa siya. Kaya parang may reserves yung water, sa ilalim. Water sa ilalim. Ganito rin niya sa parte ng Pandakaki, yung lupa. Ganyan din siya. Pandakaki? Pandakaki, Pampanga. Pangasa, ayaw kung sakop na ng Arayot yun. Alam ko bayan yung Pandakaki eh. Opo, pero dito rin yan eh. Malapit lang dito. Apo, may daanan malapit din dyan. Malapit din dito, Guagua. Ayun, siguro doon ang daanan niya. Halos ganito rin ang lupa. Napanood yung sandy rin niya. Dineliver nyo dyan sa Guagua. Oo. Yung sa malapit sa ilog. Sa ilog, yoyo, pwede yun. Kaya yun yung mga konden, ganito rin halos din yung lupa nila. Tapos yung in-instruction ko naman doon sa parte naman dito sa Bacolor. Nag-instruction din ako doon, nag-tutorial. Ganyan din yung klase ng lupa. Yung pinaplano kasi namin dito sa Hoses. Ah, sige. Half inch yung inano ko. Mm-hmm. Pero patatakbuhin ng mga hoses. Mga hose na half inch. Half inch? Gano'n ba kalalaki? Yung laki ng butas na yan? Hindi po. Ano na po? Ah, parang siyang yung tawag rito, sprinkle. Na... Hindi, kung hindi ilalagyan ng umiikot. Kung saan yung... Siya. Kung saan yung puno, mm-mm, bubutasin dun yung hose. Mm-mm. Kahit magdamag na nagbibigay. Tumutulo. Ng tubig. Kaya lang po yung ganun kasi una, bukod sa mahal po ang magiging maintenance doon, malaki rin ang gastos, tsaka sa hina po ng tubig ninyo, baka hindi rin masupplyan. Ang pinaka the best po dyan, kagaya nun sa amin, masusupplyan kung halimbawa ito ay puno. May malalagyan. Kaya lang, hindi rin po tayo nagpa-practice ng ganun. Alam kung bakit. Sa Tagaraw kasi, meron tayong tinatawag dyan na stress sa kalamansi. Pag ni-stress mo yung kalamansi, hindi mo siya patutubigan ng 25 days. Tapos, pag nagsabog ka naman ng abono, pagka tayo papabulaklak, marami yon. Tutubigan mo siya ngayon ng paagos. Hindi magagawa nung ganun yun. Kaya hindi po, kaya hindi namin kinukuha yung pinapayo sa mga subscriber natin. Sa Tagulat, okay, sa Tag-araw, pag minti-minti lang ng dilig, wala kayong magiging problema. Ang gusto naman natin eh, hindi naman yung mabuhay lang kalamansi eh. Ang gusto natin, dumami bunga ng kalamansi. No. O, yun yung process na gagawin natin. Malilis gastos kayo. Kasi sa bawat mga host na ganyan na ikukuha ninyo, sa luwang po na yan, malaking budget yan. Tapos, hindi pa magiging click. Hindi siya sufficient. Ayun naman po yung sa amin. Sa amin kasi gano'n, turo po talagang flow talaga ng tubig. Paagos. Yung kasi gusto ng kalamansi natin. Lalo sa Tagaraw. Kaya, buproduce nyo lang yung hose. PVC hose. Oh. Tapos ito, tama-tama ito. Marami-rami kayo maimbak na tubig. Mabilis siya. Matutubigan nyo ito. Pagka halimbawa napuno na yung kabila, halimbawa nagkulang ito, sa magdamag, tutukan nyo ulit ng tubig yan. Sa araw, puro naman sila rito paagos. Oo. Yan nakagandahan, meron na kayong ganito, reservoir. So maganda po pala yan, gumawa ng kanal. Kanal po yan. Kailangan, tatanim muna natin yung kalamansi and then papaararuhan po natin po yung pagitan, pabuka, tsaka ngayon papalahan. Okay. Eh, hindi naman na kailangan yung malalim kasi tayo ngayon pa Tagulat. Kumbaga meron lang siyang style na kung saan. Pa. Sa susunod na Tagaraw, nakakuha na kayo, nakaprepare na. No, kanal pa lang. Napapanood mo yun sa YouTube ko, yung kalamansi trivia. Akita mo yung mga kalamansian doon na mayroong mga kanal doon sa kwad, daanan ng tubig, ganoon ang gagawin mo doon. Kaya madali lang naman yun eh, makakukuha mo naman yung paraan. Sa Lazada, na-order naman yun eh. No? Para yung
2-inch hose na parang para sa bumbero, ganun. Mm-hmm. Hindi ko ano po 'yun eh, kahit din sa Lazada. Alam niyo po dito sa Mabalacat, nandiyan ang mga bilihan po ng makina, bilihan po ng mga hose. Bilot lang siya yung PVC. Na alam ko mga nasa baka 3.8 or baka 3.9 ang isang rolyo nun. Rolyo bibigay sa inyo nun, 60 meters. Tapos, dalawa kunin ninyo, yung isa, yung pagpuputol-putolin ninyo para duktong-duktong. Kasi kung minsan, hindi po pwede puro mahaba. Yung isang mahabang gagawin lang natin, isang diretso dun para maabot yung dulo. Tapos pagdating dito, magpuputol-putol ka na para papunta naman sa bawat tudli. Maginawa yan pagka po yung hose. Kaya naman, hindi ka nagagawa po ng malaking kanal na kung saan doon padadaan yung tubig, makakonsumo yun. Tapos, mahirap gumawa ng kanal dito na ganyang kuha ng lupa. Yung sandy. Tatapon nyo yung kung hindi kayo makakabuo ng kanal dyan. Mahalay pa na lamang kung sisimentuhan mo yung kanal na mulado. Pwede rin naman nyo, papagawa kayo na parang kaya lang, magastos lang nga lang yun. Pag simento, dire-diretso, bukas ka na lang kayo ng bukas dito. Kaya lang, problema ninyo, pag gaganon, meron kasing part na mataas, hindi pantay. Doon kayo magkakaroon nyo yun ng kwan dyan. Magpuputol kayo doon sa mahaba para matustusan nyo nandiyan eh. Yeah, o pwede rin yan. Kaya yun, yung hose, maginhawa yung paggagamitin pa tubig. Dito lang ninyo tutuldos yun na yun. Sana sa butas na yun. Ah, kahit dalawa kayong magwan, ay babili siya. Pag puno tubig yan, masusupply na yan. Yeah, kaya makakapagpabunga pa kayo ng marami. Maganda ako andito kasi mainit. Oh, mainit pa rin. Mainit siya. Yan ang gustong-gusto ng Kalamansi. Mainit ang klima. Mainit din po yung lupa. Pag summer talaga, patay lupa, mainit. Oo. Sandy. Kaya doon naman po kayo kailangan doon ng tubig. Supply ng tubig. Importante diyan makasurvive po yan ng mga isang taon at kahit dalawang taon. Pag lumaki na siya, kayang-kaya nang dalhin ng katawan niya. Ayan, maganda yung panahon po ngayon, nag-uulan. Tama-tama. Sa susunod na tag-araw yan, ilang buwan na nakakalipas, malakas-lakas na Kalamansi ninyo. Ayan, nakaprepare naman po yung kuwan ninyo. Ayan, yung staka ng tubig. Ay, mas maganda, paliguan nyo muna para masulit. Para nang magtapong makaila tubig. Yung swimming pool muna. Sabi ko nga, swimming pool dapat siya. Eh, kaso, more sa ngayon, staka muna ng tubig. Opo, staka muna ng tubig. Tapos gawin. Maganda to kasi meron na kayo eh. Meron ka na yung ganyan na eh. Sa tag-araw wala kang magiging problema. Basta pag yan ay magdamag na tinutubigan yung pupuno yan. Tapos tsaka nyo ipapakawal sa Kalamansi. Okay yan, double purpose. Yeah, yan, ganyan din po sinasabi natin sa ating mga subscriber. Papagawa sila ng ganitong parang binipol na nakaangat sa lupa, hindi nakabaon. Para no, pagtapo ng tubig, dire-diretso sa Kalamansi. Opo. Kaya okay po itong kwenyo.